Good day po sa atin lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin, maya-maya, ito yung tinatawag na panggagahasa. Ano ba itong panggagahasa? Pwede bang maghahasa ang lalaki? Or dapat babae lang talaga ang biktima ng panggagahasa? Paano naman ang tomboy? Paano naman ang bading? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Hello po mga kaibigan. Yung pag-uusapan po natin ang panggagahasa, o sa Ingles ang tawag doon, rape. Ano bang essence ng rape? Ang rape kasi, absence of consent. Yun ang rape. Ibig sabihin, kung nagaganahan ka, hindi rape yan. Kasi the essence of rape is absence of consent. Dalawang klase ng rape. May tinatawag na ordinary rape, may tinatawag na sexual assault. But ano ba talaga ang requirements ng rape? Ano ba yung tinatawag na ordinary rape compared yan to sexual assault? Una, ang elemento ng ordinary rape, pag ang lalaki had sexual intercourse, or sa batas, ang tawag doon, carnal knowledge of a woman. So, si lalaki nakipagtalik ni babae. Paano nakipagtalik? First, by force, threat, or intimidation. Tinakot, or may threat, may force, gumagamit ng dahas, gumagamit ng lakas. Force, threat, or intimidation. Pangalawa, deprive of reason. Paano i-deprive of reason? Nilasing, hindi lang nakainom. Total lasing na hindi alam ang ginagawa ni babae. Pinainom ng gamot pambatulog. Yon, deprive of reason. And yung pangatlo, yung tinatawag na fraudulent machination. Ano ba itong fraudulent machination or grave abuse of authority? Like for example, kumuha ka ng isang prostitute. Sinabihan mo, o sige, 2,000, maganunan tayo. Tapos, hindi mo binayaran. Ngayon ang tawag doon na fraudulent machination. Ibig sabihin, sinabihan mo, pinangakuan mo ng bayad, tapos hindi mo binayaran. That is rape kasi absence of consent. Fraudulent machination or grave abuse of authority. Like for example, pulis ka. Tapos, nakipagtalik ka sa nakakulong, ginamit mo yung authority mo. Kasi kung ayaw mo, hindi ka makakain. Parang ganon. That is rape. Grave abuse of authority. And another, yung tinatawag with the offended party is below 12 years of age, or yung tinatawag na yung biktima is may problema sa pag-iisip, buang. Tapos, inabuso yung pagiging buang niya, that is rape. Ibig sabihin, yung rape, absence of consent, kasi any of these four, yun ang rape. But in this case, kailangan ang accused lalaki, ang biktima, babae. Hindi the other way around. Paano naman mabiktima ang lalaki? Paano naman mabiktima si bading? Kasi pag babae, si tomboy, babae din yan. So dapat siya ang biktima. In the case of ordinary rape. But in sexual assault, iba yun. Kasi ang biktima kasi ng rape, kung sino ang napapasukan, siya ang biktima. So for example, penis ni lalaki. By force, by threat, by intimidation, o yung sinasabi kong apat, yung penis pinasok sa bibig ni babae or ni lalaki. So lalaki to lalaki. Rape. Kasi pinasok mo yung penis mo sa bibig ni lalaki. Pwede rin ni babae or ni bading or ni tomboy. Pwede yan. So ibig sabihin, pwedeng maging biktima si lalaki. Another, ballpen. Ang ballpen mo, pinasok mo sa puwetan ni lalaki. Ikaw, babae. Pinasok mo yung ballpen sa puwetan ni lalaki. Rape yun. Ibig sabihin, in sexual assault, kung sino yung napasukan, siya ang biktima. But kung naganahan habang pinapasok mo yung ballpen sa puwetan niya, ay hindi yun rape. Sex na yun. Kasi ang rape kasi, walang consent. Ang tanong dito, kasi ang sinasabi dyan, may relasyon kami, girlfriend ko yan, o ano yan? Yung tinatawag na sweetheart defense is immaterial. In fact, may tinatawag na marital rape. Alam mo ba yung marital rape? Ikaw lalaki,
pwede kang ma-accuse of rape kasi ginahasa mo yung asawa mo. Kasi yung asawa mo yan. Hindi mo pwedeng pilitin na makipagtalik sa'yo. Kasi kung pilitin mo yan, may force, may threat, may intimidation, may fraudulent machination, yung sinasabi ko, rape yon. Kasi walang consent. So, rape yon. Another na sinasabi natin sa tawag na rape. Ito yung pinaka-common, yung tinatawag na penalty. In ordinary rape, yung sinasabi ko, babae, lalaki, ginahasa niya si babae. Reclusion perpetua. 30 years na kulong. But kung si babae, ginahasa niya sa lalaki, kasi pinilit niya, yung boyfriend niya, pinasok niya sa puwenta ni lalaki, yan, sexual assault. Ang penalty doon hanggang 17 years. So, ibig sabihin, billable yon. Ang tanong, paano naman pag si babae, pinilit niya si lalaki na makipagtalik sa kanya? Hinawakan niya yung ari ni lalaki, pinasok niya sa kanya. By force, by threat, by intimidation, or nilasin niya si lalaki, tapos hinawakan niya yung penis ni lalaki, pinasok niya sa kanya, sa vagina niya. Ang tanong dito, is it rape? Hindi rape yun. Kasi in rape, kung sino ang napasukan, siya dapat ang biktima. Pwedeng madimanda siya ng acts of lasciviousness, pambabastos. But hindi rape yun. Kasi in the word rape, kailangan ang biktima ang napapasukan. By the way, for more information, please like my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Nandyan po yan sa baba. And please call me landline within Metro Manila 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or mag-viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 for more legal advice. And please, by the way, mga kaibigan po natin, sa YouTube page po natin, may 15,000 followers na po tayo. And counting yung sa Facebook page po natin, yung followers natin, umabot na ng more than 100,000 followers. And counting, please be part of our community. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino, otherwise known as Attorney Mark Tolentino. Thank you po!